Bago ko magpatuloy ng awitan, huli ko salamat. Bakit ka na ganilangan? Ako ang tunay na buhay na wala mo.
ang langit ay naghayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa, bawat araw, bawat gabi. Ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man, sa idig ay laganap, yaong tinig. Ang bilik ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo sa tulda ng tulda sa kalangitan mula roon. Kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad ng lalaking ikasakal. Parang isang manlalaro sa handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat lumulubog sa kanluran. Init ninyo inadama sa lahat ng daigdigan. Ang salita ng Diyos. Ang unang pagbasa sa aklat ng Epeso. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kahit ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namanahay ko. Inyo na mamuhay kayo gaya ng narapat sa mga tinatawag ng Diyos. Kaya't maging mapagkumbaba, mabait at matyaga, magmahalan kayo at magpamanhinan. Pag sumakitan ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, isa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagtawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang panampalatay at isang baptism. Isang Diyos naman nating lahat, siya ay higit sa lahat, gumawa sa lahat at suma sa lahat. Ang bawat isa ay ating binibigyan ng tanging kalob ayon sa sukat na binibigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob ng tao. Ano ba ang ibig sabihin? Maakyat siya. Ang ibig sabihin niyang bumaba mula siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan, sa kanila ang mga langit, upang malaganapan ng salita, kapangyarihan at kalahat-lahatan. At ang ibang ginagawa, apostol at ibang propeta, ang isa ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda paglilingkod ng ang lahat ng binibig
binirang na umuumbuka ikaunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at nagiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutupad sa batang madala at bawat aral parang sasakyang dagat na sinisiklo ang mga alon at tinangayan ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong naghangad na ibuhi kayo sa kamalian. Mapayapa sa pamagitan ng kamalian, sa pamagitan ng pagsalita ng katotohanan at kadiwa ng pag-ibig, pagiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamagitan niya na bubuo ang katawan mula Kristo. Kaunlad sa kanyang ang salita ng Diyos. Mateo na. Umalis si Jesus sa lugar ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagtawag kay Mateo, umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo, nakaupo at panalingan ng buwis. Sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Umandig mo si Mateo at sumunod sa kanya. Nung si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga bahay ni Mateo, dumating maraming publikano at ang mga makasalan at sila ay nagsasalong kumain. Nang nakita ito ng mga Pariseo, sinanong siya ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa bahay ni Mwasalana? Ang nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga kumpasalana ang iyong guru? Narinig ito ni Jesus at siya'y sumagot, ang mga may sakit ay nangailangan ng gamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Thank you.
Iyaya mo kami sa lahat ng mga ako ni Maria na pinag-alasya ang Panginoon ng Diyos. Nagbukod kang pinagpala sa buhay na pinagpala ng Panginoon. Santa Maria, panalangin. Ngayon at patuloy ng mga matay. Wala at isang sa alam ng Diyos. Santa, kapala sa una una ngayon at pasawala. Thank you.
Father, my God, thou art sovereign Lord, Yahweh, creator of heaven and earth. Turn around.
Mendez.
Ngayon pa man si Dig, ano ba?